Ayun mga kaibigan, pag-usapan natin itong panibagong barko na dumating sa ating bansa, no? Pinakamalaki so far, pangbantay sa West Philippine Sea. Pero bagong lahat, pakinggan muna natin ang ating kaibigan na si Cuadro Alas. Here we go! Call NinjaTV! Thanks! Call NinjaTV! Hello po! Thanks po! Alright, salamat din sa iyo Cuadro Alas. Okay, dumako na tayo sa ating topic. Wala nang paligoy-ligoy, itirahin na natin 'to. Okay, dumating na nga po, no? Kamakailan lamang itong si Brp Teresa Magbanua. Okay. MRRB 9701. Basahin po natin ang sinasabi ni Wikipedia tungkol dito. The MRRB 9701 and soon to be Brp Teresa Magbanua is a multi-role response vessel. Kaya pala MRRB, alright. Ordered by the Philippine Coast Guard, Brp Teresa Magbanua MRRB 9701 is the lead ship of the Teresa Magbanua class patrol vessels of the Philippine Coast Guard and will be the biggest addition to the agency's fleet. The vessel is named after Teresa Magbanua, a Filipino school teacher who participated in all three resistance movements against Spain, in the Philippine Revolution, against the United States in the Philippine-American War, and Japan in World War II. She was constructed by Mitsubishi Shipbuilding Company Limited, based on the Kunigami-class design in Shimonoseki, Japan. Iyon, ngayon ko lang din muna naman yung ibig sabihin ng MRRB, ano? Multi-role response vessel. Alright, construction and design. The Multi-Role Response Vessel, MRRB, as referred to by the Philippine Coast Guard, was constructed by Japanese shipbuilder Mitsubishi Shipbuilding Company Limited under the Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 2 project of the Department of Transportation in 2016. The deal was worth 14.55 billion yen for two units from JICA, Japan. Nakalimutan ko pa yung meaning nito, no? Step loan of 16.455 billion yen and was signed on February 7, 2020. So, dalawang unit worth 14.55 billion yen. Ibig sabihin, kung ang isang piso ay 2.24 Japanese yen, o sabihin na lang natin 2 times 2. So, yung dalawang unit ay nagkakahalaga ng 28 billion pesos, more or less. Yan, i-correct po ninyo ako kung mali yung aking rough estimate, mga kaibigan. Ano? Kasi kinuha ko na lang sa times 2 instead ng 2.24. Alright, the MRRB has a helideck and a hangar that can accommodate the H-145T2 helicopter of the PCG or the Philippine Coast Guard. She also has a hyperbaric chamber for those who have diving sickness and a survivor room that can accommodate those who will be rescued. It held its first steel cutting ceremony on 18 December 2020 and was launched on 26 July 2021. The Teresa Magbanua is scheduled to undergo sea trials by late 2021 and sail for Manila by March 2022. So ayan nga po, March 2022, kamakailan lang dumating na po dito sa atin. Alright, yung mga technicalities po dyan, no? Hindi ko po ma-explain kasi hindi naman tayo biyasa dyan. Pahala na po kayo mag-research, wala na po tayo masyadong time. Alright, so BRP tayo ng BRP. Ano ba ibig sabihin ng BRP? Ngayon ko lang din po natuklasan sa aking pag-re-research. Abay, kasimple lang naman pala ng ibig sabihin ito. Basahin natin. The names of commissioned ships of the Philippine Navy are prefixed with the letters BRP, designating barco o barko ng Republika ng Pilipinas. Yun lang pala yun. Ship of the Republic of the Philippines. The names of ships are often selected to honor important people and places. O kagaya ni Teresa Magbanua, di ba? Yun pala. Kaya pala pinangalan sa kanya. BRP Teresa Magbanua. In honor ng kanyang kabayanihan. Alright, so, pakinggan po natin ang ulat ng PTB, no? Sa kanilang video para mas maintindihan natin. Eto na po. In 3, 2, 1... May laki na 97 meter o doble sa laki ng mga nauna ng barko ng Philippine Coast Guard. Ganito mailalarawan ang bagong dating ng multi-role response vessel ng PCG na pinangalan ng Brp Teresa Magbanua. Kung dati ay nagtatagal lamang ng isang linggo ang pagbabantay ng isang barko na PCG sa karagatan, kabilang na sa West Philippine Sea dahil sa limitado kakayahan nito
Sa pamamagitan ng Brp Teresa Magbanua, dodoble na ang endurance o kakayanin na magpatrolya sa karagatan ng iisang barko pa lamang ng 2 linggo o higit pa kung mananatili lamang sa isang lugar. Kasunod dito ay pinagmalaki ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang pagsasakatuparan ng misyon ng Duterte Administration na gawing moderno ang kagamitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard na kritikal ang papel sa pagbabantay sa ating territorial integrity. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Arthur Tugade. I-modernize natin pagkat kailangan natin yung safety and security not only in the seas but in the territorial domain of the Republic. Kailangan natin ito para sa relief and rescue operation. Kaya nga, sabi namin, kailangan ito maganda. Sinagudahan din naman ni National Security Advisor Hermogenes Esperona ang kahalagahan na pagkakaroon ng malalaki at modernong barko ng Pilipinas sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Narito at pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ngayon, ang ating presensya dyan sa ating West Philippine Sea at mga stations, 9 stations, ay kailangan ang presensya upang masabi nating atin talaga yan. At ang pinakamagandang ilagay natin dyan, unang-una ay ang Coast Guard at saka Bureau of Fisheries. Ngunit sasamahan din ng ating Coast Guard, Air Force at iba pang elemento. Ayun, napakalino nung sinabi ni Secretary Tugade at ni General Esperon, ano, napakahalaga nga naman ng presensya doon sa West Philippine Sea, kasi nga naman kung walang nakikita na bantay doon or presensya ng masasabing nagmamay-ari, no, nung area, abay sasamantalahin talaga nung iba, no. Sila yung magpipresensya doon at ginagawa na nga, mga kaibigan, di ba? Kaya nga tayo nabubuli. So, napakahalaga na meron na tayong ganitong klaseng barko. Para ipakita naman natin na tayo ay talaga namang may karapatan doon sa teritoryong ating kiniklaim. Alright, maraming salamat po sa oras ninyo at ingat po palagi. Peace out!